Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig po sa mga pampaswerte at nananais yung araw na ito na maka-attract ng kasaganahan. Ngayon po ay Biyernes, kayo po ba ay nag-iisip ko ano po ang pwede nating ilagay sa loob na ating tahanan o ipasok sa loob na ating pitaka o ipaligo po natin o gamitin po natin mga iba't ibang klase ng ritual upang sa ganoon mas maka-attract tayo ng swerte, lalo-lalo na sa usapin po ng pera. Ako po may ituturo sa inyo na isa sa mga very powerful na mga pampaswerte na maaaring makatulong po sa inyo upang sa ganoon kung ano man ang mga problema niyong pinagdadaanan ay kaagad niyo itong masolusyonan. Kaya kung kayo po naniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertein sa ating pong buhay. Kung kayo pinaniwala sa mga pampaswerte, ay mainam na gawin niyo po ito na may lubos kang paniniwala. Kung kayo po may alilangan, ay huwag niyo pong tatangkaing gawin. Ngayon po mga bossing, kayo po ba ay nakaranas na gumawa po ng pampaswerte na ang gamit po ay itong ating basil leaves or basil leaves. Ngayon po mga bossing, alam niyo po ba, ang sangsang po ng amoy niyan ay sobrang masangsang. Para sa akin yun ang pinaka masangsang na hindi ko ganun kagustuhan ng amoy, pero very powerful pagdating po tungkol sa usapin ng pera. Kasi yung sangsang po niyan, yung aroma po niyan ang magdadala po dyan mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang amoy po niyan ay kumbaga hindi kaaya-aya. Pero pagdating sa mga pampaswerte ay kaaya-aya po yan mga bossing dahil yan po ay mabilis maka-attract ng swerte, lalo-lalo na sa usapin po ng pera. Ito pong ganito, ito po ay pinatuyo naman na basil. Ngayon po, meron din ako yung mabibiling ganito sa palengke o kaya sa mga supermarket. Kayo po mga bossing ko, halimbawa kayo po ay bumili po ng isang ganito, may 32 pesos, 33, 35, depende sa dami. Ngayon po, ang mainam, hugasan nyo yung magaling. Kapag ganyan po ang gusto po ninyo na sa supermarket na bibili o sa palengke. Pero kapag naman ganito, okay na po ito mga bossing. Ilagay nyo lamang po ito, halimbawa kumuha ka ng kalahating basong tubig at lagyan ng isang kutsara na pinatuyo ng basil. Ito po ay from Nanay's Best. Kung gusto nyo naman po doon mga bossing, hugasan nyo itong mabuti. Pagkatapos, mga 7 piraso lamang ng basil ang inyo po ilalagay. Tapos the rest, pwede nyo itong lagyan ng plastic ng yelo at isabit nyo po sa may main door ninyo. Dahil ito po isa lang sa mga mabisa na pang-attract ng swerte at pantaboy ng malas, lalo-lalo na po sa usaping nga po ng pampinansyal. Ngayon po, ito po mga 7 or kaya 3 or 5 na dahon ng basil ilagay sa isang basong tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng isang papel, ilagay dito lahat ang mga wishes po ninyo na walang gamit na sana, direct to the point, at pirmahan nyo ito sa pinakadulo. At pagkatapos, tupiin at ilagay sa papel na mayroong basil. Ganun din po dito sa may pinatuyo po natin. Ilagay nyo po siyang ganyan. Pagkatapos, mag-wish ka sa may silangan. Dahil ngayon nga po ay Biyernes, mainam na mag-wish kayo na mula sa inyo pong puso ng walang alinlangan na alam nyo na yung mga salitain po ninyo, alam nyo kayo magkaroon ng maraming pera, para nagdi-demand po kayo. Magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng negosyo na dito na ako yayaman, magtatagumpay. Lahat na po sabihin nyo po dyan mga bossing. At pagkatapos po nito, ilagay nyo po ito maganda sa may silangan nating gawi na nasisinagan ng araw hanggang sa kinabukasan na hindi po siya matatapon, wala makikialam. Ayan. Ngayon po mga bossing, kung tingin nyo may matatapon naman po ito at may makikialam, ilagay nyo na lamang ito sa ilalim ng ating higaan. Yan po mga bossing ko, i-maintain nyo po ang kalinisan, i-maintain nyo po na wala siyang, na hindi siya natutuyo at lalo-lalo na ang hindi maiiga. Kapag napansin nyo, madumi na siya at parang naiiga na siya, itapon yung basil natin, hugasan nyo po ito sa lababo. Buksan ang inyo pong gripo, tayang ito'y makaagos sa malayo. Kapag nasa malayo na po yung inyo pong itinapon, lagyan ng isang kutsarang suka para ma-stop na yung mga kamalasan na nahigop ng ating basil at ng tubig. Proven po itong namaswerte. I-wish na dito ang pinaka-talento po niya ay magbigay ng swerte, lalo-lalo na po sa usapin po ng pera. Yung aroma nito, bagamat hindi kagandahan ng amoy, medyo ako'y nahihilo sa amoy po niya kasi masyado yung masangsang. Pero yan po yung magdudulot naman po sa inyo ng swerte. Yan yung magtataboy ng malas at mag-welcome ng swerte. Ngayon po mga bossing, yung araw na ito at nagbabalakan na gawin po ito, itodo-todo nyo na. Kailangan po ayuda ng mga salitain ng mga magaganda. Kalimutan na yung mga pangit na salitain. Kung ikaw ay isa sa mga negatibong tao, iwaksin nyo na sa inyo pong isipan kung gagawa kayo ng mga pampaswerte. Ayuda lagi ng mga magaganda. Kung kayo ay talagang kadaing-daing ang mga nagaganap, dahil tunay naman na talagang hindi mo maiwasan na dumaing
Lalo-lalo na kung napakatitindi talaga ng mga pagsubok po ninyo. Kung ganyan po ang nagaganap po sa inyo, ay di mas mainam, ipanalangin niyo po yan sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo na lahat ng magpapabigat ng inyong kalooban, kung ano po yung mga problema po ninyo. At pagtapos niyo po magdasal, kalimutan na yung mga pangit na salitain pa na yung mga magaganda na inyo po ang sasabihin. Kaya kung pinaniwala sa ganyan, asya mga bossing ko, lumarga po kayo, subukan niyo po yung gawin. Pagtapos yung ganitong flakes, pwede niyo po itong ibudbod sa inyo pong pitaka. Pwede rin yung isang dahon, tupin niyo itong magaling at iipit sa isa sa mga parte ng inyo pong pitaka. Yan po ay napakabisang pang-attract ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pang-pinansyal. Yun lang po mga bossing, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.